Magandang araw po sa inyo mga bossing. Ngayon magkaabit po tayo ng RCB shock dito sa Mio I-125. Una po natin gagawin mga bossing, tatanggalin natin yung grab bar at engine cover. Sa pagtanggal po ng grab bar mga bossing, gagamit lang po tayo dyan ng 10mm na T-wrench o kaya socket wrench. Sa engine cover naman po mga bossing, gagamit lang po tayo dyan ng screwdriver. At kapag natanggal nyo na po mga bossing, sunod naman natin yung compartment o yung U-box. Gagamit naman po tayo dito mga bossing ng T-wrench. Bali, apat na tornilyo po yung tatanggalin natin dyan mga bossing. Dalawa sa gilid at dalawa sa loob. Sunod naman po mga bossing yung wire na nakakabit sa battery. Hindi ko lang po naipakita dito sa video. Pagtapos naman po ng mga bossing, etong gas tank naman po yung tatanggalin natin. Apat na tornilyo lang din po yan. Kailangan po kasi natin yan may angat o may usog natin ng konti. Para hindi po tayo mahirapan sa pagpihit ng tools kapag babaklasin na natin. So ayun mga bossing, naabot na natin yung nut dito sa ibabaw ng shock. Sunod naman natin tanggalin mga bossing yung tornilyo dito sa ilalim ng shock. Oo nga pala mga bossing, para sa akin pala, ito yung way na mas madaling magkabit ng shock kumpara po dun sa rear fender. Kasi natry ko na pong magkabit dun sa rear fender. Konti lang naman po yung babaklasin dun, pero mas mahirap po pumihit kung wala kasing buwelo. Di po gaya ng paraan na to, mas madali po natin matatanggal yung mga tornilyo dahil kakasya po lahat ang mga tools na gagamitin natin at makakapihit po tayo ng maayos. Yun nga lang po mga bossing, mas marami nga lang po tayong babaklasin dito. Pero ang kinaganda naman sa paraan na to mga bossing, masisigipan talaga natin yung mga tornilyo at nut na binaklas natin. So ayun po mga bossing, pagkatapos natin magkabit ng RCB shock dito sa Mio I-125, ibabalik na po natin yung mga binaklas natin. So ayun mga bossing, konting review nga lang pala dito sa shock na to. Para sa akin po pala, pagdating sa mga single shock na scooter, maganda po tong RCB shock A2 series. Dahil bukod sa maganda yung play niya mga bossing, at adjustable na rin po yung spring preload niya, yung price niya po ay nasa kalagitnaan lang. Hindi po siya ganong kamahalan at hindi siya ganong kamura. At bukod pa dun mga bossing, maganda na nga yung play niya, talagang matibay pa siya. Saka meron din po itong 6 months warranty yung RCB shock mga bossing. So ayun mga bossing, tapos na natin ikabit yung RCB shock dito sa Mio I-125. Sa mga naghahanap ng budget mill at quality na suspension, i-chat nyo lang po kami sa aming Facebook page, KCC Motorcycle Parts and Accessories. Located naman po ang shop natin dito sa may Dasmariñas Sampaloc 4 at Dasmariñas Kadiwa. Yun lamang po mga bossing, ingat po kayo palagi!